Bakit nga ba dalawa ang lugar ng lungsod ng Caloocan? Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Napadaan ka na ba sa lungsod ng Caloocan? Marahil ay isa ka sa nagtataka kung bakit dalawang makahiwalay na bahagi ang lungsod na ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang nanapadaan sa munting channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong video na kapupulutan mo ng mga bagong impormasyon at kaalaman. Sa 16 na lungsod at isang bayan ng Kalakang Maynila, tangi ang lungsod lamang ng Caloocan ang naiiba. Sapagkat mayroon itong dalawang magkahiwalay na lugar, ito ang North at South Caloocan. Ang isang parte nito sa timog na bahagi ay karugtong ng Metro Manila, samantalang ang isang bahagi naman ito ay karugtong na ng Central Luzon, unang lalawigan ng Bulacan. Bagaman dalawang magkahiwalay na lugar ang sakop ng Caloocan, ang lungsod ng Caloocan ay iisa lamang. Ang dalawang magkahiwalay na teritoryo nito ay nahahati ng Quezon City, partikular na ang bahagi ng Novaliches at ilang bahagi ng Valenzuela City na dati namang bayan ng Bulacan na tinatawag na Polo. Kung tutuusin, kung ating titingnan, ay labag sa ilang probisyon ng Local Government Code ang sitwasyon ng Caloocan, partikular na ang Chapter 2, Section 7C na nagsasaad ng kalupaan at nasasakupan ng isang LGU o Local Government Unit tulad ng probinsya, lungsod, bayan at barangay ay dapat na magkakadikit. Liban na lang kung ito ay binubuo ng mga isla o pinaghihiwalay ng mga katubigan tulad ng lawa o dagat. Sa kaso ng Caloocan ay wala namang katubigan na naghihiwalay dito, liban na lamang sa man-made na La Mesa Dam at Tulyahan River na dumadaan din sa Quezon City, Valenzuela, Malabon at Nabotas papunta ng Manila Bay. Ang paliwanag naman dito ay ito. Ang Caloocan City kasi ay naitatag noon pang February 16, 1962 at ang ating Local Government Code ay hindi pa umiiral sa panahong iyon dahil taong 1991 lamang ito na ipatupad, ilang taon matapos maibalik ang Kongreso sa panahon ni Pangulong Cory Aquino. Sa kasalukuyan, ang mga opisyal ng Caloocan ay hindi makakarating sa kanilang kabilang teritoryo nang hindi dumadaan sa mga lungsod ng Quezon City at Valenzuela. Sa tanong kung paano nahati ang malaking lungsod ng Caloocan, ito ay dahil sa pagkakatatag ng Quezon City sa ilalim ng Commonwealth Act 502 na pinirmahan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon noong October 12, 1939. Ito ay may sukat na 37.35 square kilometers o 7,735 hectares. At ito ay kinuha mula sa mga magkakatabing bayan na dating sakop ng probinsya ng Rizal. Ito ay ang mga dating bayan ng Caloocan, San Juan, Pasig, Marikina at Mandaluyong. Noong mga panahong iyon, ang Caloocan ang pinakamalaking bayan sa mga ito at ilan sa mga barangay at sityo nito ay napunta sa lungsod ng Quezon. Kabilang na ang Balingasa, Caingin, Laloma, Matalahib, Masambong, San Jose, San Isidro, Santol at Tatalon. Sakop din ng Caloocan ang dating malaking baryo ng Novaliches dahil noong 1903 ay binago ito ng mga Amerikano at ang Novaliches ay ginawa na lamang isang baryo. Noong panahon kasi ng mga Kastila, taong 1885, ang Novaliches ay itinatag nila bilang isang bayan. Matapos mamatay si Pangulong Manuel L. Quezon sa Saranac Lake, New York noong August 1, 1944, ang Kongreso ng Pilipinas ay nagpasa ng isang batas, ang Republic Act 333. Naipasa ito noong July 17, 1948 na nagtatatag sa Quezon City bilang bagong capital city o kabisera ng bansa. Pinalitan ito ang lungsod na Maynila bilang capital city ng Pilipinas. Noong namang sumunod na taon na 1949 ay inamihandahan ang Section 3 ng Commonwealth Act 502. Ang batas na ito ay nagsasaad na dapat ilipat at mas palawakin pa ang boundary ng Quezon City papuntang norte at lalo pang ang mas nabawasan ang lugar ng Caloocan sa ikalawang pagkakataon kabilang sa nasakop ng lungsod Quezon ang mga baryo o sityo ng Bagbag, Baysa, Bahay Toro, Banlat,
Pasong Tamo, Talipapa, San Bartolome at halos ang kalahati ng malawak na Nubaliches. Isinama rin sa ginawang pagpapalawak ng Lungsod Quezon ang dating tirahan ng Noy Pangulong si Elpidio Quirino na nasa Burol na bahagi at Tanaw ang Lamesa Dam o Nubaliches Reservoir. Dahil sa batas na iyon na nagpapalawak sa lugar na sakop ng Quezon City at pagdadagdag dito sa halos kalahati ng Nubaliches ay mas lalong lumawak ang teritoryong saklaw ng Quezon City na umabot na nga sa humigit kumulang 15,000 hektarya at siyang nagpaliit naman sa sakop ng Caloocan. Dahil sa sunod-sunod na mga batas na naipasa para baguhin ang orihinal na Quezon City Charter, magmula noon ay lumawak na ito ng lumawak at sa kabuuan ay aabot na sa 171.17 square kilometers o 17,171 hectares ang sakop ng teritoryo ng Quezon City. Ito na ang pinakamalaking syudad sa Kalakhang Maynila hanggang sa kasalukuyan. Noon namang May 29, 1976, nag-issue ng presidential decree ang Noy Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., ang PD 940. Ito ay naguutos sa pagbabalik ng lungsod ng Maynila bilang capital city ng bansa at nagbabalik naman sa Quezon City sa dati nitong estado ang pagiging isang lungsod bilang pagpaparangal sa founder nito at dating Pangulong si Manuel L. Quezon. Ang kautusan ay naging epektibo noong July 24 noong taong ding iyon at sakto naman sa selebrasyon ng lungsod ng Maynila sa kanilang ika-405th anniversary ng pagkakatatag nito. Kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay may napulot kayong kaunting kaalaman. At kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video na tiyak kong kapupulutan nyo ng mga bagong impormasyon at kaalaman. Ako si Gulagar TV at maraming salamat sa iyong panonood. At palagi po kayong mag-iingat.